তোরে গপ না তারে পুন মান দিলি গছে ও তিরাও না পাঙ্গিন মুদিত আমেন আ কোথায় তিরাও না পাঙ্গিন ও গায়া সাতন চার চক্র চক্র 15 ভার 16 ইন্ডিকাও অন তোমাও সঞ্জা ওদি কায়ো তিরাও কোথায় তিরাও না আদি পাঙ্গিন ও আমেন সো ই বিচু বিং গো মেটিং ওয়াল অন টু সবাও টু সাদে কুবা কে তায়ো পিনি না পাঙ্গিন না কাওয়াকি আ তি পাঙ্গালোয়া সাবি তো অন তায়ো পোদোন সা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল চক্র 16 chapter 6 verse 20 na kalagay po doon na tayo po daw ang ating pong buhay ang gagawin is to glorify God. Yun po kaya kung bakit tinawag din ang Panginoon to glorify Him. Amen po ba? Para maparangalan ng Panginoon. At ang kunin po natin is irrevocable. Hindi po pwede ibawiin ang Diyos yan sa atin. Kaya dapat bilang mga naglilingkod sa Panginoon, magpatuloy tayo. Huwag ihinto, sabi ni Pastor Ben. Amen? Kaya yung ang pinakadelikado ng punta dito po, sabi niya, naalala po yung sinabi ng Philippians chapter 2, chapter 2, verse 12, na sabi po dito, ay yung dapat daw po, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, ay kinakailangan tayo po ay mag-ignite pa o itaas pa natin dapat ang ating paglilingkod sa Panginoon, na mayroong panginginig, nandiyan po ba tayo? Hello? Na kinakailangan po sa buhay po natin bilang mga tinawag ng Panginoon. Naalala ko si Manasseh doon sa 2 Kings chapter 2 o chapter 33 verse 1 o verse 10. Sabi ko doon ay si Manasseh po, kinausap siya ng Panginoon para iayos o bigyan ng parangal ang Panginoon. Pero hindi po nabigyan ng parangal ng Diyos. Pagkos po nagalit ang Panginoon sa kanya, doon sa kanyang calling, tinawag si Manasseh ng Panginoon. Kaya minsan po tayo po ng mga naglilingkod sa Panginoon, bakit po tayo bumabagsak? Kasi marami na po tayong alam. Nakakala natin marunong na po talaga tayo. Kasi si Manasseh, naging king na siya po eh. Kilala na po siya. Siya na po nag-reign sa mga tao. Siya na po nag-utos sa mga tao eh. At kilala. At kung anong gusto niya yung mangyayari. So dapat tayo po ng mga naglilingkod sa Panginoon, hindi dapat matatapos ang ating pong paglapit patuloy sa Panginoon. Sapagkat tinawag siya, doon tayo hihingi palagi ng lakas, palino, kaunawaan, tawag ito katagumpayan sa buhay po natin sapagkat siya lang ang may alam ng buhay mo. So maraming salamat. Salamat po sa ating lahat. Dapat ito po yung gagawin po natin. Pag alam natin na mayroong pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin natin. Kapag ginawa po natin yan, matutuwa talaga ang Diyos sa buhay po natin. At kahit kailan, ano bang mangyari sa iyo, hindi ka pwedeng bumagsak dyan. Lagi ka na sa taas. So God bless you po. Maraming salamat.